Anong naglalaro po sa isip nyo with such parang warm and positive reception? Sobra ako natutuwa. I mean, sino ba ang artista ang hindi matutuwa with positive feedback? I mean, that's why we live and breathe to know na we made the fans happy. Kaya sobrang, tas ito pang pinaka, this is the role where I had the most fun, si Sam. I mean, appreciate ko lahat ng roles na nagampanan ko, pero in terms of fun, si Sam talaga, kasi good siya, pero bad, may action, may drama, so ang saya-saya talaga niyang gampanan. In terms po of yung journey ng character niya, agree po ba kayo dun sa mga choices niya? Kasi kumbaga, syempre, yung mga ibang fans, na-attach na sila eh. So parang, sana hindi na lang siya, hindi siya nawala. Yeah. Pero, kumbaga, merong agreement si Samantha tsaka si Jacinta. Oo. Okay. Ano pong take nyo? For Sam, if I'm thinking as Sam, parang tama eh. Kasi si Sam is someone with purpose. So, she wants to fulfill yung purpose niya. So, yun yung naisip niyang way para maprotektahan lahat ng mga gusto niyang protektahan, yung bagong itinakda. Very important sa kanya, yung prophecy. So, yung apat, the four main characters, talagang gagawin niya lahat para ma-fulfill niya yung role for that. So, agree naman ako dun sa move ni Sam. Pero, was there anything na you wish Sam was able to do more pa if she didn't die? Brother. Alam mo, totoo yun. Yung nakikita ko sa comments, yung gusto nila pag nagsasagutan kami ni Jacinta. Sobrang kong enjoy kabatuhan na linya si Angel. Kasi ang galing niya. So, yun. Sana more of those scenes. Ano po yung mamimiss mo dun sa... Ano na lang muna po yung pinaka-memorable dun sa... Memorable scene. Every fight scene is super cool. Kaya I think yun yung one of the reasons kung bakit siya nagiging iba. Kasi usually, nasa drama lang kami. So, doing a fight scene is very nakakabuhay ng loob. May time ba na na-injure po kayo? Or? Yeah. Actually, yung fight namin ni Tristan, na-sprain yung ankle ko. Pero, kaya naman. Okay naman. May medic on the set. Nag-agapan agad. So, okay siya. Sa mga katrabaho nyo, ano yung mga mamimiss mo sa kanila? How you spend time with them? Ano po yung mga... More of... Actually, wala akong masyadong eksena with Kat. Except just a few short ones or yung fight namin. And then, gulat ako na she's very professional in terms of the fight. Siyempre, si Kat, cute-cute na ano, parang... You're scared to fight her. Pero actually, pag start na nung scene, talagang game siya. So, pleasantly surprised ako doon sa kanya. And then the rest, natutuwa ako how they are, si Danielle, si Angel, and Richard. Lahat sila mahihirit. Actually, the show is very serious, pero off-cam, the cast, sobrang kengkoy. So, ang saya. Kaya din po pala sa Instagram, nakikita rin namin eh. Parang pag may mga BTS photos, parang sobrang squad. Ganun yeah, yun. Super saya. Super ito. Saya. Nangaruling nga yung LLU, di ba, sa bahay ni Jacinta. ano po yung natutunan nyo kay Samantha? Gusto ko yung sense of purpose niya. Yung talagang may mission ako, I have to finish it. Gusto ko yun. Kasi minsan parang, ako parang tatamad-tamad, ayoko na mag-work, or yun. Minsan pag tatamad-tamad ako, it's nice to remember Sam. Kasi she always has a purpose. Parang just to, siguro po, baka lang po may mga na-confuse po na mga fans na parang Sam is a vampire, pero hindi siya nag-disintegrate. So, parang just to clarify lang po, if by any chance, ba parang, naku, baka di siya nag-disintegrate, baka mabuhay pa siya, ba, babalik pa siya, tapos tutulungan niya si Jacinta, Thank you sa mga gusto kong bumalik. Number one, fantasy area to. So, in a fantasy, anything can happen. Let's see. Then number two, di siya nag-disintegrate kasi... if you remember dun sa scene, tumibok na yung puso ni Sam. So, medyo nawala na yung pagiging vampire niya. So, that was the moment na pinatay siya. So, only vampires disintegrate. So, in a way, human na siya. Kaya,
ganun pa rin yung body niya. Hmm, okay po. Ano ba yung kayo personally, as Mary Carr, who loves the show, and someone who's part of the show still, kumbaga. Ano pa yung inaabangan mo? Ano yung, saan ka pinaka na-excite na mag-unfold sa lalo na sa amin? Gusto ko na lumabas yung ano, yung kapangyarihan ni Malia. Yun lang. Well, one of, yun yung, ako yun yung top ko. Of course, with every character, syempre eh. Gusto ko mangyari, di ba, yung we ended with Tristan. Baka may something sa dugo niya. So ako parang ano yon. Tapos si Sandrino and Jacinta, parang magkaka... Kasi nakakatuwa din yung parang ano nila eh, may parang pseudo love story. Kung may, kung babalik tayo doon, that's also exciting. Pero yun nga, yung kapangyarihan ni Malia. Labas ka no! Yung pinapa-excited yung mga tao. Kasi parang sobrang unti-unti lumalabas yung powers. Because of course, you have to develop the story. Ganyan talaga. Tapo, Ms. Margar, what do you want the fans of the show and the stars? Ano po yung, what do you want them to understand in terms of how the show is running ngayon and how the creators are developing the characters and the story? What do I want them to understand? Kasi po, merong iba na hindi nag-agree sa kung paano nag-flow yung story. Parang they have their own bubble of how Laluna sa Agri should be. So ano pong gusto nyo, parang gusto nyo parang i-remind sa kanila or gusto pong sabihin sa kanila para mas maintindihan nila, mas ma-appreciate nila kung ano po yung purpose nyo. Well, ako in terms of that, when I see comments of, ah, dapat ganito yung show, dapat ganito yung story, ako okay lang. Actually, ako kung ako ako lang naman to. I would encourage it kasi it's an idea eh. Ang akin lang, medyo kung hindi siya phrased respectfully, medyo hindi, baka hindi tatanggapin ng masyadong maganda yung suggestion mo. Pero I like that. I like it when people say, ah, sana ganito na lang or ganyan. Kasi it makes, it shows me na people are also creative. And ako parang intindihin niyo lang din na may creatives din sa star who are doing their best. And they really are. Nakikita ko sa set, the short time that I was with La Luna Sangre, nakikita kong gaano kapuyat lahat. As in lahat. Pati writer, hindi yan natutulog, hindi nagbabakasyon. Para lang to make sure na the viewers are on their toes. Hindi mo alam ano ba talaga mangyayari. Hindi mo siya mapapredict. So, sobrang ko na-appreciate yung effort nila and sana ma-appreciate niyo din. Nakakita nga din po namin sa IG post nyo na ang tinawag nyo unpredictable creativity. Yes. Kasi yun eh. Parang even kami, nung pag nilalatag sa amin yung mangyayari, kami parang, ah, talaga? Oh, wow. So, even we are also surprised. And nakakatuwa talaga.